guys, Kim is here and welcome back to another video. And for today's vlog, I'm gonna give my final verdict about this rejuvenating set na tinryin natin. Yes, we've tried it for 14 days guys and natapos natin yun guys. Actually, today is my 14th day. But this is the packaging of the rejuvenating set na ginamit ko guys. Yan. Yan. This is the Korean skin. The inclusion is katulad din siya ng ibang rejuvenating set dyan. We have the soap. It's 135 grams. And we also have toner. Inclusion ng box na yan. Which is 60 ml. We also have sunblock guys, which is 10 grams. And a rejuvenating, nabubulol. And a rejuvenating cream na 10 grams also. So, yun lang yung laman niya guys. And the SRP of this is 250. I got it 250 pesos. Yun. So, first na masasabi ko sa product na to is hindi siya ganun katapang guys, like the first rejuve na ginamit ko, babanggitin ko na, it's the Brilliant Skin, kung familiar kayo doon and kung nagamit niyo na rin yun. So mas matapang kasi yung product na yun compared dito sa Korean Skin. Nag-stop ako guys, I stopped using rejuvenating set and then nagbalat yung face ko noon. Pan-using, siguro mga 2 days, mga ganun, nakikita ko na yung pagbabalat sa ating mukha. And, nakakaramdam ka na rin ng hapde, kasi nag-start na mag-peel off yung ating dead skin. Pero maganda dun is, hindi siya ganun kalala magbalat ka. This is our face ngayon. Wala po akong anything na nilagay sa mukha ko. I just put lipstick para naman hindi tayo magmukhang maputla sa ating vlog today. So, yan guys. Yan ang ating face today. Sa 14 days na paggamit natin itong rejuve is ubos na rin itong toner ko na 60 ml. So, yung toner is good for 2 weeks lang talaga siya or depende kung mas halos every time kayo nagtotoner. Kasi ako, night and day lang talaga siya, guys. Then, yung sunblock ko, meron pa naman ako, guys. Hindi naman ako ganun kalakas mag-sunblock. So, yan. Ang kita nyo, yan. May laman pa naman yung sunblock natin. And then, yung rejuvenating natin na cream, may laman pa rin siya, guys, sa panggabi. Yan. And ang talagang sulit talaga dito guys is itong sabon, yung sabon natin. So ayan, katulad ng sinabi ko sa vlog is sinahati ko siya by piece. Kasi pag ginamit natin nga siya ng buo, matutunaw lang siya and sayang guys. Insert ako ng mga clip videos dyan using this product. And as you can see, meron ako dati dito na parang mapa yung pimple na kumpol-kumpol. And nag-light na siya guys. As in wala na. Ang hinihintay ko na lang talaga matanggal is the pimple marks. I'm gonna be honest with you guys, bumalik yung confidence ko sa sarili ko. Start nung lumala yung maskni ko, halos ayaw ko na mag-tanggal ng mask pag nasa work ako kasi super nakakahiya talaga. Nakakahiya na ganun kalala yung pimple mo. So, let's talk about the product. Yung sa toner natin, yung amoy niya, hindi ganun matapang yung amoy ng toner natin. Pagdating naman dun sa dalawang cream ng Korean Skin is mabango siya guys. Para siyang may sakura smell. Hindi ko masabi na may special sa sabon. Pero like other Kojic soap, ganun pa rin siya. Ang napansin ko lang sa sabon, guys, is hindi siya, pag nagamit natin siya, yung super orange niya talaga yung kulay. Hindi siya ganun kalala yung pagka-orange ng color niya. Yung age na prefer na pwedeng gumamit ng Korean Skin is 18
years old and above. So, hindi ko muna siya marerecommend sa mga 18 and below. Siyempre, much better yung mga organic na lang siguro yung gamitin natin sa face natin. I will share with you my journey of using this Korean skin. So there you have it guys, dito ko natatapusin tong vlog na to. I hope nakatulong ako kahit paano sa inyo sa mga rejuvenating na pwede nating gamitin to cure our maskne. So bago tayo magpaalam guys, don't forget to hit the like button, comment down below if na-try nyo na rin gamitin tong Korean skin na to. And also, share nyo na rin guys sa ating mga friends out there. And don't forget also to subscribe to my channel to be part of my family and hit the notification bell to get you notified whenever I uploaded a new video. This is Baby Girl Kimmy and I'll see you on my next vlog. Bye!